once again, welcome to Carl Jitendra TV. My name is Carl, your host for this TV. So our guest for today is Miss Regeline Canabe, our guest last episode. So welcome again. Yes, thank you for having me. So today we are celebrating Father's Day. So alam naman po natin ang mga tatay po natin ang nagsisilbing mga paa at kamay ng isang pamilya dahil, di ba, silang naghahanap ng trabaho para may pakain sa kanilang family, di ba? Though, hindi man natin sila medyo ka-close kasi nga bilang tatay, pero alam nyo, mahal na mahal talaga tayo ng mga tatay natin, hindi ba? So, tell us about your father, ano, Reg? Ang tatay ko mabait, pero minsan stricto. Siyempre, hindi na yung maiwasan sa isang tatay. Palaging nagagalit sa mga pananamit, o di ba? Kung paano magsalita or kung paano itrato yung mga mas nakakatanda. Your father was a pastor before and now a businessman. Ngayon, oo. Yeah. So why did he left yung being pastor niya? Bakit niya iniwan? Kasi noon, as in nawala na kaming makain. Tapos halos lahat ng mga tao sa church, siguro ganun, is ginajudge na siya. Kasi parang hindi daw, ano, hindi tumataas yung mga, or dumadami yung mga dumadalo sa simbahan, ganun. Tapos wala na rin kami makain sa isang araw, kaya naisipan niyang umalis muna doon, tapos magtrabaho muna, para may makain kami. For the family. So, ganyan talaga mga sacrifices ng mga tatay no, na talagang iniisip nila yung mga anak nila. At syempre, yung mga tatay din, yung iniisip nila na kung ano papakain nila sa mga anak nila, di ba? Sa asawa nila bilang silang head ng household. So, ano naman yung hindi mo makakalimutan kay Tito Jeremy na kabutihan niyang ginawa sa'yo? Alam kong marami, pa ano yung pinaka-remarkable? Yung one time, yung bata ako, may epilepsy daw ako. Tapos tumitirik na yung mga mata ko. As in, nagbubula-bula pa yung nasa labi ko. Tapos, hindi na matigil-tigil yung pag-epilepsy ko until biglang pinag-pray niya ako. At pinag-pray, tapos biglang tumigil yung pag-epilepsy ko. Tapos, thank God, until now, hindi ko na ulit yung naranasan. So, pinag-pray ka na Tito Jeremy nung time na na-epilepsy ka, nung bata ka. Mm-hmm. And then, after nung pinag-pray niya, biglang nag-stop yung epilepsy mo. Mm-hmm. So, very powerful talaga mga prayer ng mga kapatid. So, gabi rin siguro yung faith talaga ng tatay mo na yun nga, na-caught niya yung favor ng Panginoon nung time na yun na Lord. Ano mga sabi niya nung time na yun? Na Lord, kung hindi pa yung titigil yung pag-epilepsy ko, sana makuha na lang ako para hindi daw nila ako nakikitang nahihirapan. Ano na feel mo dun? Siyempre, nakakaiyak. Anong kinuwento nila? So ngayon naman, last question. Ano yung message mo kay Papa mo? Bilang hindi naman na siya nanonood ngayon, ano yung pinaka, this Father's Day, anong masabi mo kay Tito Jerry? Kahit sabi mo sa Ilocano, okay lang din kung doon yung maintindihan. Hindi naman siya nanonood ngayon, pero... Tatang, Happy Father's Day. Thank you sa mga sakripisyon nyo, sa mga ginagawa nyo para sa ating pamilya. Kahit na pag umuwi ka sa gabi, as in na pagod ka na, nakikita namin yung mga ngiti mo sa mga labi mo, tapos nag-joke ka pa. Minsan pa, kahit galit ka na sa amin, tumatawa ka pa rin kasi siguro gusto mong makita namin na ano, masaya pa rin yung pinapakita mo para hindi rin kami parang mapagod. Salamat sa mga sakripisyo mo, sa mga ginagawa mo para sa amin. Tapos, pasensya na din pag nagkamali ako sa mga ginagawa ko, sa mga past. And gusto ko lang talaga magpasalamat sa Panginoon kasi ikaw ang naging tatay ko. Yung Father's Day. Happy Father's Day din sa Papa mo. Pakisabi na lang sa kanya. So, ayun po.
Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. At huwag po natin kalimutang i-greet sila sa araw na ito dahil araw po nila itong mga tatay. So, huwag na po natin ipagkait itong araw na ito sa kanila. So, siguro ang maganda is i-treat natin sila, di ba? I-hug natin sila kahit medyo awkward. Kasi awkward nga naman kasi talaga, di ba? So, alam nyo, let's try before it's too late nga naman, di ba? Let's show na mahal natin sila. Kasi mas magandang pinapakita natin kasi sinasabi natin, di ba? So, you know, ipagluto natin sila ngayon or, di ba, ipagluto natin sila ng mga alam nating foods or ulam. So, ayun po, Happy Father's Day po sa lahat ng father at maraming salamat, Reg, for being here today. So, thank you so much for watching, guys.